Isang gabi ay nasa loob ako ng isang mamahaling restaurant sa bandang Makati. Kasama ko ang isang ramp model na si Catherine. Nakilala ko siya sa isang fashion show na kabilang ito dahil na rin sa imbitasyon ng kaibigan kong photographer. Mula noon, parang naging constant date na namin ito. Kanina pa tumitingin si Catherine sa menu, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin itong mapiling pagkain. Wari binibilang nito ang kalores na makukuha sa bawat pagkain, hanggang sa salad na lang at iced tea na pili nito. I wondered kung kumakain pa ba ito ng tama. Abay, masyado yata itong mahal ang katawan. Kung sa bagay, ang katawang iyon ang pinakakakitaan nito. Malayong malayo ito kay Albena, na walang kimi-kimi at cowboy na cowboy ang dating. Enjoy na enjoy ako kapag ito ang kasama kong kumakain sa restaurant. Pati ako ay napaparami ng kain. Mahilig pa itong umorder ng tsokolate at ice cream for dessert. She still like chocolate ice cream after all these years. Grabe ang appetite nito. Hindi naman ito tumataba. Slim pa rin ang pangangatawan. I would give anything and everything just to be with Albena right at this moment. How I miss her. Well, madalas pa rin naman kaming magkita, pero hindi tulad dati. She had Johnny, of course. Honey, are you listening? Bigla akong tinapik ni Catherine. What? Are you saying something? Hay nako, sino ba namang iniisip mo? Inis na wika ni Catherine sa akin. Ako ang kasama mo, pero kung saan-saan naman lumilipad ang isip mo eh. I'm sorry, pagod lang kasi ako sa trabaho. Paumanhin naman. Well, as I was saying, pwede ka ba sa Thursday night next week? May fashion show kasi kami, and I want you to be there, darling. Paglalambing nito sa akin. I'm sorry, I can't. Maybe some other time. Marami kasi akong aasikasuhin eh. Paliwanag ko sa kanya. Hindi naman ako nakaligtas sa pansin ng pang-asim na mukha nito. Nang ihatid ko na si Catherine sa condo unit na inuupahan nito, nagkaroon pa kami ng mainit na tagpo sa pintuan pa lamang ng silid. Masyado itong liberated. Ito pa ang kusang humalik sa akin habang binubuksan ang botones ng aking polo. She was an expert in kissing. She kissed me with an open mouth. Darang na ako sa mga haplos nito nang biglang mag-flash ang mukha ni Albena sa aking isip. Na para bang galit na galit ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na biglang kumalas mula kay Catherine, na ikinan-inis naman ito. What's wrong? Halatang nagtitimpi lamang ito. Tinangka uli niya akong halikan. Catherine, it's getting late. I have to go. Maaga pa akong papasok bukas. Pinigil ko ang naglulumikot na mga kamay nito. Why don't you stay for the night, honey? Miss you so much. I need you. Ox, some other time, honey. Tinapos ko na ang makapugtong hiningang paghalik nito sa akin, at dali-dali na akong umalis. Napabuntong hininga na lamang ako habang nagmamaniho. I was acting weird. I felt guilty. Wala akong naging seryosong karelasyon all these years.
do I tried hard. Hanggang pling lamang ang mga karelasyon kong yun. Magiging unfair naman ako kung totohanan ko silang liligawan na isang babae lamang ang nasa isip at puso ko, na ito ay si Albina. Hay naku, Albina, kailan ka mawawala sa sistema ko? I should forget all my feelings for you, but funny, I can't. I love you very much to let the feelings go. Si Albina pa rin ang nasa isip at puso ko mula sa simula. At ilang taon na nga ba ang dumaan at ito'y hindi pa rin nagbabago. Kinabukasan, ay naisipan kong dalawin si Albina sa kanilang bahay. Pagkakatok ko ng pintuan ay agad naman itong binuksan. Hi, good morning. Bungad ko kay Albina. Please, JC, I don't want to talk, not right now. Sabay talikod sa akin. Pagbalik niya, ay dala na ang isang cup na coffee para sa akin habang nakaupo ako sa kanilang sofa. Mula nung nakapagtapos ito ng kolehiyo, ay ayaw na akong tawagin na kuya. Dahil hindi na daw siya little girl. Ano ba nangyari sa inyo ng BF mo? Tanong ko sa kanya. At kailan ka pa naging chismoso, Aber? Mister? Parang naiinis niyang tanong pabaliktad sa akin. Hindi naman ako chismoso, no? Nagtagpo lang naman kami ni Ninang at sinabi niya sa akin na hindi na daw pumupunta dito yung BF mo. Hay nako, ang mami talaga. Okay, siguro naman you can tell me what's wrong. Matagal na napaptitig siya sa akin na tela ba ayaw nitong makapagsimula. Is sex really important to me? Parang wala sa sarili nang itanong niya sa akin. What? Gulat at kunot noong tanong ko naman sa kanya. Did I hear you right? Ang sabi ko, importante ba talaga sa mga lalaki ang sex kahit hindi pa sila kasal? Is this something to do with what's bugging you, Albina? Why do you always have to answer a question with another question, ha, mister? Simple lang naman ang tanong ko, ah. Kung mahal ng isang lalaki ang isang babae, hindi niya pipilitin kung ayaw nito. There should be respect. But if both couple decided to do it, nasa kanila na yun. But they should be prepared to face the consequences. They should base it on love and with a certain responsibility. And to the answer to your question, yes. And no. Yes, because it's sacred expression of love. And no, dahil ang tunay na nagmamahal na kapag hihintay kung kailan handa na yung partner niya at the right time. Ikaw ba, ginagalaw mo ba ang lahat ng nakarelasyon mo? Tanong niya sa akin. Albina, hindi ako ang pinag-uusapan dito eh. Bakit parang ako yata ang iginigisa mo? Guilty ka, no? Natatawang pang-aasar ni Albina sa akin dahil sa presensya nito ay bahagya niyang nakalimutan ang iniinda ng kanyang puso. Kidding aside, now muli na naman siyang nalungkot. Hindi niya kasi ako maintindihan eh. Gumagaralgal na naman ang kanyang boses at nagtutubig na ang kanyang mga mata.
Lumapit ako kay Albina at niyakap ko siya habang patuloy pa siya sa pagsasalita. Tuluyan na siyang napaiyak. "Like what you said, making love is very sacred to me. I don't want to do outside of marriage. Siya rin naman ang pinaglalaanan ko sa sarili ko. Bakit hindi ako maintindihan ni Johnny?" Sabi ni Albina. Lalong humigpit ang yakap ko sa kanya. Isang linggo ko na siya kasing hindi nakikita. Pero nalulungkot din siya dahil ang mahal niyang si Johnny ay isang linggo na rin hindi nagpapakita sa kanya at hindi man lang tumatawag. Umiiyak pa rin ito habang nakayakap sa akin. And then, I said, "Tama na nga yan. Ikaw talaga. Hayaan mo na yung tao kung hindi na masaya sa'yo. May iba pa namang nagmamahal sa'yo na hindi mo nakikita eh. Maybe I'm really an old passion jerk. Mali ba ako, kuya? Yan bang sinasabi niya sa'yo?" Tanong ko na may tunog galit pa. "What?" Nagtatatkang tanong ko sa kanya ulit. "Sinabi ba ng boyfriend mong makitid ang utak that you're an old-fashioned jerk, ha, Albina?" "Well, my God, I could wring his neck. Dapat ay unawain ka niya. If he loves you, he'll wait and he'll not force you to do anything against your will." "Huwag ka nang magalit sa kanya, kuya. I know he didn't meant what he said. Naunahan lang siguro siya sa galit. Pagtatanggol pa sa nubyo. "And you still have the guts to defend him after all what he had done." "Kuya GC, I love him. That's why." Nagpapaunawang sabi niya sa akin. "Okay, you know what?" Pag-iiba ko ng topic. "You need to unwind. I'm planning to relax this weekend. Parang treat ko na lang sa sarili ko. Hindi naman siguro masama kung magpahinga ako. After all, I've been working really hard for the last several years. And you know what? The good news is, you are free to come with me." "And where do you plan to go?" Tanong niya sa akin. "To Tita Mila's beach house." Sabi ko kay Albina, kumislap ang kanyang mga mata nang maisip ang tinutukoy na beach house ng tiyahin ko. "Oh, ano? Sasama ka ba sa akin? Magbakasyon sa Batangas?" Tanong ko ulit kay Albina at tumango na lamang ito habang nakatingin sa baba. "Oh yes, I'm happy for that. Okay, sige, alis na ako. Daanan na lang kita ha, pag alis natin. Sige, ingat ka dyan. Bye." Abutay nga ang aking ngiti dahil sa wakas ay masulo kong magbakasyon si Albina sa Batangas. At hindi matapos-tapos ang aking ngiti habang nagmamaneho ng aking kotse pauwi sa bahay. Nakalimutan na naman ni Albina na hindi na siya little girl. At bumalik talaga ang realidad na parang kapatid lang ang turing niya sa akin dahil tinawag ulit niya akong kuya. Di bali na, bastang sa akin, excited akong makasama siyang magbakasyon sa beach house ni Tita Mela. Mga kalovely, hintayin niyo po ang part 4 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video at mag-subscribe and click the bell para sa mga bago nating upload. Para sa mga magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely.
Maraming salamat and God bless.